first though. Netflix yarn. Eh, nagbablog ako. Masalita ka naman. Ano yung vlog mo? So, okay lang itong i-ganito kasi kung ano naman, hiwa-hiwala. Tsaka, kapatid ko naman to kaya carry lang. Diba? Kaya nakakalag mo yung dalawa. Dress mo. Dress. Hindi ba 29? 29 ba? Ay, ako lang pala. Ayan yung chaperone ko. Ang ganda-ganda niyan. Ang ganda niyan. Nasuhulan niya ng sisig. Isasama pa yan sa pala, bago pala ako magpa-vaccine is kailangan is naka-register kami dun sa vaccination. Tawag din. Kasi from Santa Rosa, Laguna ako. So, kailangan naka-register kami doon. And, andun na lahat para at least may system na sila doon. Hindi na sila mahihirapan na mag-interview, ganyan. So, since pregnant nga ako, nagpagawa ako sa aking OB ng medical certificate na katunayan na I can undergo or I am cleared para magpa COVID vaccine. Ayan, kauwi na ako. And, kapag kasi wala akong medical certificate na ipinakita sa kanila, is may tendency na pauwiin, ganyan. So, kailangan talaga i-declare mo yon na buntis ka para at least aware din sila. So, ang binigay sa akin is yung Pfizer nga na bakuna. First dose. So, pinapabalik ako ng December 3. Ayan. So, hindi na kailangan ng appointment doon. Though, dapat kasi talaga August pa ako makakapagpa-vaccine. Yung schedule ko. Tama. Kaso, yun yung time na nalaman ko na buntis ako. So, nagdalawang isip ako. So, hindi ako pumunta. So, nung nagpa-check up ako, sabi ng OB ko, intayin muna natin na lumampas yung first trimester para at least mas ano yung anak ko kasi nag-ano ako nun eh para medyo nahihilo ako baka daw alam mo yun, hindi ko kayanin ganyan, so
sabi ng OB ko, wala namang masama. Huwag lang maglalabas. Kaya, since ito, second trimester ko na, tsaka ako nagpa COVID vaccine, eh, which is the Pfizer, ang available na ano, na binibigay for the pregnant women. Kasi meron isa pa dun, parang tatlo yata yung ano, ino-offer na vaccine, AstraZeneca at saka Moderna. So, inaano nila sa ano, sa PWD, pregnant women and senior citizen is Pfizer. Kaya, sobrang haba talaga ng pila. Nakita nyo naman, di ba, kanina. Pero, pumunta kasi kami dun maaga, kaya medyo maaga din kami natapos. Hindi kami inabot ng hapon. Pero kung siguro, kung pumunta kami ng mga alas 10, nako, baka hapon na kami makalabas dun sa ano, vaccination area. So, makikita nyo naman, di ba? And, thankfully na din kasi nasa priority lane ako kasi nga preggy at the same time PWD. So, may privilege na mauna. Kaya, ayun. Ayun lang, sa ngayon, medyo masakit lang yung braso ko. Yun pa lang naman yung nafe-feel ko, pero naligo ako after ko pakainin yung mga aso. Ayan. Kasi feeling ko parang ang lagkit ko. Sobrang aga ko kasi gumising. Parang 5 a.m. gumising na ako. Tapos 6, umalis na ako dito sa bahay. Tapos nakauwi kami. 11 na. Gawa ng, nag-start yung vaccination. Parang, ano, something 9:30, ganyan. Nagpapaano na sila. Fill up ng form and interview, ganyan. So, pagdating mo kasi doon, pipila ka. Tapos, kailangan may form ka. And then, fill upan mo yon. After nun, yung consent na, consent na gusto mong magpa-vaccine, ganyan. So, after nun, interview. And then, after the interview, titingnan kasi sa interview kung meron ka mga sakit before, may medical certificate ka bang dala, buntis ba, nahihilo, inuubo, nilalagnat, mga ganun. And after ng interview is vital signs. Check mo kung may hypertension ba, high blood ba. Kasi syempre kung high blood ka, hindi ka pwedeng bakunahan kasi baka mamaya atakihin ka or something ganyan. Di mo kayanin. So, after nun, pila ulit. Waiting ulit. And then, ayun na, vaccination na. And after vaccination, pupunta dun sa clearing area na tinatawag. Kasi tinetest nila if okay ba yung oxygen and yung BP mo after ng vaccine. Kasi tinitingnan dyan kung meron kang allergy or side effects dun sa tinurok sa yung gamot. So, thankfully, ako wala naman. So, ayan, may pa-selfie pa ang ate mo, girl. Kasi, ewan ko, parang mandatory shot yan na kailangan may pa-selfie after ng vaccination. Oo. Ayun, update ko lang din kayo sa magiging effect niya sa akin. Kasi sa ngayon is wala pa naman akong nararamdaman. At bukod dun sa brasong masakit. Ayun, yun pa lang naman so far. And sana yun lang yung ma-feel ko kasi wala. Feeling ko. So, yun lang. Update ko lang ulit kayo, guys. Hi, guys. Ayun. It's been 8 hours since I got my COVID vaccine. Wow, Inglesera. Ayan. So, 8 hours na. So, sa ngayon, parang ang feeling ko pa lang naman is humihiwala yung braso ko sa balikat ko. So, yeah, masakit siya pero tolerable. And sabi nga sa akin yung isa yung husband ko kung nilalagnat daw ba ako. And sabi ko naman, hindi, dahil nagluluto ako. Nangingibabaw po yung gutom ni baby. Kasi po, sa humiga ako. Opo. So, ayun, let's see kung mamaya is magiging grabe ba yung
yung pakiramdam ko, pero so far so good naman. Hindi naman ako ganun kaano kasama yung pakiramdam. Masakit lang talaga yung braso ko, papunta siyang balikat, ganun. Ganun yung level niya. And kanina pa lang tanghali, medyo parang nahirapan akong huminga, pero inom lang ng tubig, ganyan, kasi bawal akong bawal akong minom ng anything unless lagnatin ako, pwede akong magparacetamol. Pero since hindi naman ako nilalagnat, minomonitor ko naman yung aking temperature. So ayun, thank God, and hindi naman ako nilalagnat. And ayun lang. Ayan, pero siguro end ko na lang din tong vlog ngayon. Hindi ko alam kasi kung masusundan ko pa siya bukas or whatever day. Eh, pasensya na, medyo maingay sa labas. And ayun na nga, so sana nag-enjoy kayo sa vlog na to and meron kayong natutunan. So I suggest siguro sa mga buntis dyan na magpapavaccine is piliin nyo yung Pfizer siguro. Kasi feeling ko medyo okay yung ano niya, review niya sa mga nakapag-take na ng Pfizer. Pero syempre, i-update ko pa din kayo siguro kung meron akong maramdaman na anything or whatsoever. Para aware din kayo. Para, alam mo yun, meron tayong common understanding. Pero comment down below if meron dyang mga buntis or mga mami na nagpa-vaccine ng Pfizer, kung ano yung mga naging effect sa inyo, or kung ano ba yung mga vaccine nyo, if Moderna ba, AstraZeneca ba, or Sinovac ba yan, ganon. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. See you on my next video. Bye! Mm-hmm.